Good morning! Na-excite ba kayo sa nakita nyo nung una? Yan nga yung pupuntahan natin ngayong araw. Naku, sobrang excited din ako nito. Maaga nga kaming nakagayak ni Kevin. Alam nyo ba, nahihilig ako lately sa mga shimmer. Nagagandahan kasi ako sa effect niya sa mukha, lalo na kapag pinong-pino yung mga glitters. Ang lakas niya makapagpa-fresh. Itong glitzy dust ngayong gamit ko. Nabubudol din talaga ako sa mga nagtitrending sa TikTok. Lumalapat kasi ito sa balat, kaya para lang siya nagiging natural sa mukha. Itong asawa ko, nasasanay na sa routine ko sa pagvlog. Tinanong nga niya kung ipapakita ko daw ba ulit yung pag-take namin ang supplements. Dati iwas na iwas pa siya sa camera. Ngayon napaka-supportive na. Naging madali nga lang sa akin mag-vlog ngayong araw dahil sa kanya. Siya kasi halos lahat kumuha ng mga videos. And eto yung outfit namin for today. Sa akin hindi pa yan final. Kasi nagbaon pa ako ng damit na pamalit. 3 oras nga lang yung tulog namin. Eto kasi yung kinabukasan ng e-beauty gala. Tapos 8 a.m. yung call time namin. Kami na nga lang palang hinihintay bago umalis. And yes, meron din kami makakasama ngayong araw. Actually, marami kami magkakaibigan na kasama sa event na to. Lakad nga ito ng mga content creators dito sa Japan. And iba't ibang mga lahi yung kasama namin dito sa bus. Nasa pinakaunahan kaming mga Pinoy. First time ko nga din ma-meet si na Ate Rose at Kuya Ken. Binigyan pa nga nila ako ng regalo na si Ate Rose mismo ang gumawa. Sobrang cute nga nitong ginanchilyo niyang kerchief. Na nga din kaming time mag-breakfast. Kaya dito na lang kami sa loob ng bus kumain. Naku, nalibre pa nga kami ni Becky Moms. Ayaw ba naman kasi niyang kunin yung bayad namin? Eh sobrang dami ko pa namang pinabili. Nasa kalahati na kami ng biyahe nung nag-stop over kami. At dito nga mismo nakarami kami ng mga pictures. Tingnan niyo tong tinuro sa akin ni Kevin na hack. Ganyan daw dapat ang paglagay sa bote kapag hindi kasya sa holder. Konti na nga lang daw at malapit na kaming makarating. 2 oras na biyahe din to mula sa Tokyo. At marahil yung iba dito, alam nyo na kung saan kami pupunta. Malapit nga ito sa Mount Fuji. And this time, nakikita na namin siya kahit na hindi buo. And we're almost here. At unti-unti na kami nag-iingay sa loob ng bus. Eh paano ba naman lahat kami na-excite? Lalo na yung mga first time lang makapunta rito katulad namin ni Kevin. Nandito na tayo ngayon sa Fuji Q. Kung saan nandito halos yung mga pinaka-extreme na rides. Pagbaba namin ng bus, binigay na nga sa amin isa-isa yung mga ticket namin. At yung visitor pass. And meron ding tour guide na nakatoka sa aming mga Pinoy. Isa ang Fuji Q sa mga top destinations dito sa Japan. Nakakatuwa lang kasi finally may experience ko na rin. Mahilig pa naman ako sa mga extreme na rides. Punta na kami nito sa pinaka-entrance ng Fuji Q. Itong park na nasa labas, libre lang ang pagpasok dito. Walang bayad pero napakaganda. Marami palang pwede makita rito at mapuntahan. Kaya lang hindi kakasya ngayong araw. Ang pinaka-purpose talaga ng pagpunta namin dito ay para masubukan yung pinaka-bagong attraction nila. Isa na namang extreme na ride. Ang swerte nga namin kasi kami pinaka-una makakasubok dito bago ito mag-open sa public. Papalapit na kami ng papalapit nito sa entrance. At natatanaw na namin yung mga roller coasters. Gusto ko nga kaagad sakin yung pinaka-extreme. Lalong-lalo na itong Takabisha. Ito nga daw yung pinakamatarik na roller coaster. Naku, mamaya, ipapa-experience ko sa inyo yan. But for now, dun muna tayo sa pinakabago nilang attraction. Naghihintay lang muna kami dito sa labas hanggang sa oras ng pagpasok namin. Amazed na amazed talaga ako sa mga rides na nandito. Kung ako, gustong-gusto ko na masakyan ng mga to. Si Kevin naman na nasa tabi ko, nakikita pa lang daw niya nalulula na siya. Takot kasi talaga siya sa mga ganito. Naku, mamaya, makikita niyo kung paano siya naging matapang. Gusto ko nga magkaroon kami ng picture dito na sweet. Yung bang may pabuhat-buhat, pero hindi namin ma-achieve. Mamaya na nga lang ulit. And finally, nakapasok na rin kami. Ito na yung sinasabi kong bagong attraction dito sa Fuji Q. Ang pangalan ng ride na to ay Zokkon. Dito pa nga lang sa labas ay pina-experience na nila kung paano yung sasakyan. Para ka palang nasa motor, ang dami nga ding dumalong mga content creators dito. Ito naman yung mga group of Japanese. Hindi tulad namin mga Pinoy, hindi vlogs ang ginagawa nila. Sumasayaw lang sila dyan habang nasa likod yung Zokkon. May mga nirerentahan din palang mga action cameras. Hindi ko lang sure kung available din to kapag nag-open na sa public. Pero heto nga at pinagamit nila sa amin. Hindi lang ganun kaganda yung quality ng video. Pero pwede na din. Yung iba naman namin kasama, katulad nitong si Port, sariling GoPro niya yung ginamit niya. So bago kami pumasok, sabi ko kay Kevin, ulitin ulit namin yung picture na gusto ko. Kaso hindi niya ako mabuhat ng matagal. Bumibigat na yata ako. Di bali na nga. Tara, pasok na tayo. Since bago lang itong attraction na to, mataas talaga yung expectation ko. Imagine, kami yung unang makakatry nito. At parang ganun na din sa inyo. Kasi hindi ko lang ipapakita, kundi ipaparanas ko rin sa inyo itong ride na to. So para na rin kayong nakasakay. May mga nauna na sa aming mga grupo ng ibang lahi. Parang kami yata yung pinakahuling batch. Nai-imagine ko na yung haba ng pila dito kapag nag-open na. Feeling ko dadayuhin to. Hayan na, paki-landscape na yung mga phone ninyo. Sol
solid nung ride na yun. Hindi mapintay mukha ng asawa ko. Hindi pa nga siya nakaka-recover. Dito na kami kaagad sa susunod. Kanina ko pa nga to hinihintay. Heto na ang Takabi siya. The world's deepest roller coaster. Napasama pa nga siya sa Guinness World Records. Pero ngayon, meron lang humigit sa kanya ng 0.5 degrees angle. Eto nga yung ginawa nila sa mga may dalang action camera. Mahirap na, baka tumalsik. At dito naman, makikita yung buong anatomy ng ride. Grabe yung speed niyang 100 kilometers per hour. Sobrang haba ng pila dyan. Pero dahil nga visitors kami, dire-diretso lang kami sa mga rides at hindi namin kailangan pumila. Hayan na, ready na kayo? I-landscape nyo na ulit yung mga phone ninyo. Ayoko na. Kailangan nakadilat karaan. And we survived! Buhay na buhay pa naman kami. Alam nyo ba, kaya wala akong reaction at hindi ako sumisigaw sa buong ride na yun. Kasi merong challenge na kung sinong walang reaction, malilibre ng dinner. Well, alam nyo na kung sinong nanalo. Lunchtime na, kaya kakain na kami ngayon. Napakaganda ng food hall nila dito. Salo-salo kaming kumain lahat. At solve na solve nga kami sa mga pagkain namin. Kat sa curry ang in-order ni Kevin, ako naman sukemen. Habang nagpapahinga pagkatapos kumain, pumitik na naman itong si Port. Napakagaling nitong batang to. Panoorin nyo sa page niya. Marami na din siyang na-shoot ng mga strangers dito sa Japan. Sinubukan din namin itong Zokon churros nila. At in fairness, masarap siya. Gustong-gusto nga ni Kevin. Lahat naman ng matamis. After namin mag-lunch, dumiretso na kaagad kami sa susunod na ride. At heto na nga yun, kung saan din nagmumula ang malalakas na hiyawan. Eleven kaming lahat, pero kaming lima na lang ang tumuloy. Hindi na raw kaya ng iba. Umaatras pa nga tong si Kevin. Pero syempre, kailangan niyang patunayan na love niya ako. Joke lang. Syempre, sasamahan niya talaga ako. Sa malayuan pa nga lang, talagang thrilling na. And by the way, kung gusto niyo rin pumunta dito sa Fuji Q, lalo na sa opening ng Zokon sa July 20, pwede kayong mag-book sa Klook. Less hassle dun kaysa pumila pa kayo para bumili lang ticket. Bawal nga pala magdala ng camera kasi nga maraming paikot-ikot dito. Eto ang Ijanaika at hypercoaster na ngang isang to. Mula sa taas nga pala nito, kitang-kita mo ang Mount Fuji kasi nga itong mismo amusement park na to nasa paanan lang ng Mount Fuji. Sobrang ganda talaga mula sa taas. At dahil walang footage dito sa ride na to, hanggang dito na lang muna. Syempre merong part 2. Sigurado mas mag-e-enjoy kayo dun. Bye!